Hi everyone, you're watching Team Amparo's Diary. I'm Nanay Karen and welcome back to another vlog. So today, share ko sa inyo yung own version namin ng newborn must-haves or essentials. So sinabi kong our own version kasi syempre what's essential for us may not be essential for you and vice versa. But I hope at the end of this video may mapulot kayo na dagdag kaalaman, impormasyon na makakatulong sa mga kapwa ko nanay at syempre sa buong pamilya nyo na rin. At syempre, mag-share ako sa inyo ng mga tips kung paano kayo makakatipid at mga ilang hacks na rin kung paano mag-alaga ng newborn baby. Dear Amparo's Diary! So at present, I'm 35 weeks pregnant. So in 2 weeks time, pwede na kami mag-umpisa ni Tatay Chester na mag-abang-abang sa paglabas ni baby, no? Kasi, diba, from 37 to 40 weeks, pwede nang manganak yung mga nanay. So, dapat yung mga panahon na yan, nakaready na lahat ng kailangan ni baby. So, finally, nakumpleto na namin yung mga gamit ni baby. So, iniisip ko sana i-haul sila per category. Kaya lang, parang naisip ko rin na mas maganda ma-share ko sa inyo kung saan namin sila nabili and kung magkano sila, para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung aabutin. Kumbaga kahit rough amount lang ng gagastusin nyo pag bibili kayo ng mga newborn essentials. Meron tayong divisoria haul, online haul, yan yung mga nabili namin sa Shopee, sa TikTok, and sa Facebook, and also yung mga bili namin sa mall. Kung sa presyo nila at sa kung saan namin sila nabili, isi-share ko rin sa inyo and explain ko rin kung bakit sila naging essential sa family namin. So, umpisahan na natin dun sa nabili namin sa Divisoria. Ito yung bundle na nabili namin sa Maze Online Baby Products sa physical store nila ha. This one is bundle 8 and lahat ito, nang nakikita nyo, 3,600 pesos to lahat. So, ang kasama dun sa bundle na yon ay itong crib. Itong crib na to, nag-add kami ng 500 pesos kasi pwede siyang up and down itong mismong higaan. Tapos, itong nasa gilid, pwede siyang ibaba, pwede rin itaas. Ang tawag doon, drop side. So, pagka ganun kasi yung kukunin yung crib, mag-a-add talaga kayo. Pero pag yung usual na crib lang na walang ganitong setting, mas mura siya. Kasama na doon sa bundle, itong comforter, dalawang bolster pillows, head pillow ni baby, baby towel. Kasama din sa bundle, itong napaka-cute na socks. Pang newborn talaga to, yan yung size niya. Bathtub and yung net na merong bakal. So parang ipapatong lang siya dun sa bathtub. Tapos nakahiga na dun si baby. So sobrang sturdy nito. Hindi kayo matatakot na baka biglang bumigay tapos mahulog si baby. Hindi. Sobrang tibay niyan. And also ito yung deciding factor kung bakit talaga pinili ko yung shop na yun. Kasi marami ako nakikita sa Facebook ng mga bundles din na ganito, pang newborn. Pero ito lang talaga yung shop na may bundle na may kasamang nursing pillow. So for me, itong bundle na to, sobrang sulit. Kasi lahat ng kasama sa bundle na yan, magagamit talaga namin ni baby. So bakit siya naging essential sa amin? Ito kasing crib, pag nagbasa kayo ng mga forum ng parents sa Facebook, isa ang crib sa, masasabi natin ha, sa top 5 na pinaka-pinagsisihan nilang binili. Kasi daw, yung crib eventually parang nagiging tambakan na lang ng gamit dahil daw ayaw magpalapag ni baby. Sa family naman namin, napaka-useful ng crib kasi bukod sa higaan siya ni baby from newborn, yung dalawa naming anak ha, naghihingaan nila to from newborn, tapos nung natuto na silang umupo, tas tumayo, dito sila naggagabay. Tapos ang gagawin nila, bibitaw sila, kaya parang tuwa-tuwa sila, marunong na silang tumayo on their own. Tapos si Ate Clay, napanood ko yun nung baby siya, nakita ko talaga kung paano niya ginawa. Kunyari na dito siya sa other side, diba? Tapos tatry niya tumakbo doon sa dulo. So sa ganung way siya natuto maglakad. And also si Ali din, yung pangalawa naming anak, ganun na ganun din yung ginawa niya. Kaya
ito, napakalaking tulong talaga sa amin. And bukod pa doon, naging multifunctional siya kasi hindi na namin kailangan bumili ng duyan, ng rocker, ng walker, ng playpen, lahat, ito na siya. And also, sa setup ng family namin, dahil wala naman kaming yaya, wala rin kaming kasamang ibang relatives dito sa bahay. So, pag ako nanganak, at normal days na talaga namin, si Tate Chester nasa office, yung dalawa naming anak nga sa school, ako lang talaga yung maiiwan kay baby. Pag marunong na siya gumapang-gapang, tapos iiwan ko lang siya dito sa bed, pwede siyang ma-aksidente, pwede siyang mahulog, or mauntog, or what. Pero dahil meron siyang crib, pwede ko siyang iwan dito, makakakilos-kilos ako, makakapag-CR ako, makakaligo ako ng mga 3 minutes, ganyan. So kahit hanapin man niya ako at umiyak siya, at least alam ko na safe naman siya dito, dahil hindi siya mahuhulog. And also, itong bed namin kasi ni Tate Chester, double lang yung size niya. So, taba namin na Tate Chester. Kami palang dalawa, nasisikip pa na talaga kami. So, mahihirapan kami mag-co-sleep ni baby dahil magiging masikip na talaga. Kaya yung magiging setup namin, eto, dito ako hihiga sa side na to, dun sa side na yun si Tate Chester, and then, dito lang si baby. So, pag magbe-breastfeed ako, tapos nagpapa-burp, ilalapag ko na lang siya dito. Eh, technique din naman kasi sa paglapag kay baby para hindi siya yung mabigla na basta na lang siyang binitawan. Ako, ang technique ko, ito, i-share ko na sa inyo. Paghawak mo siya at ilalapag mo siya, huwag mong bibitawan yung body niya. Kailangan may isang kamay na nakapatong kahit sa side niya or sa likod niya nakahawak. And then kapag nakasettle na siya, unti-unti nyo na siyang bitawan. So sa amin, yun yung effective na technique sa dalawa naming anak. Nalalapag naman namin sila. Kasi ang baby kapag satisfied naman yan sa feeding and nakaburp naman sila, masarap ang tulog niya kahit ilapag mo, hindi yan magwawala. Ilalagay ko na lang yung link ng vlog namin sa Divisoria dyan sa description box and also sa comment section down below para mapanood nyo. And also yung link ng Facebook page nila Ate May. So kung gusto nyong mag-inquire or umorder at magpa-deliver, i-message nyo lang sila sa Facebook page nila. Okay, next naman ay papakita ko sa inyo ay yung mga nabili ko online. Yan yung nabili ko sa Shopee, sa Facebook at sa TikTok. So, syempre, pag sinabing essentials, yan yung mga bagay na hindi pwedeng mawala, diba? So, number one dyan ay yung damit ni baby. Syempre, hindi pwedeng walang damit si baby, diba? So, pag nanood kayo ng mga vlog kasi ng mga newborn essentials, ng mga must-haves, usually, ang sasabihin nila sa inyo, bibili kayo ng mga baru-baruan, long sleeves, short sleeves, tsaka sleeveless, tapos isang dosenang pajama, ganon. Yun naman talaga yung nakaugalian na nating mga Pinoy na sinusuot nila. Yung baru-baruan, yun yung parang kimono na may tinatali. Ganon yung itsura niya. So ako, sa third baby namin, hindi ko bet na bumili ng baru-baruan. Na-try ko na yun sa una at pangalawa naming anak. So ngayong pangatlo naming anak, iba na yung bet kong bili na damit para sa kanya. So sa akin, ito ang pinaka sulit na bilihin for newborn. Sa akin lang naman to ha. Frog suit to na meron siyang extra fabric dito sa ano niya, sa sleeves. Diba yan? Ito, may extra fabric siyang ganyan na kapag finlip mo, para siyang built-in na mittens. And then, hindi siya tinatali, snaps lang siya. So, meron naman kaming isang ganito din na may zipper naman. Actually, yun, mas madali yung gamitin. Kasi, pagka ito yung gusto mong i-open sa upper part, ibababa mo lang yung zipper. Tapos, kung mag-change naman ng diaper, pataas naman yung zipper. Pero, ito snaps. Ito yung usual kasing ginagamit na mga branded clothes na galing sa abroad. Ayan siya. So, igaganyan lang siya. Napakadaling gamitin. So, bukod dito sa built-in na mittens niya, meron na rin siyang built-in na booties. So, ipag ito yung dinala nyo sa hospital, wala ka na ibang kailangan pang bitbitin. Ay, bonnet na lang pala. Bonnet and blanket. That's it. So, diba napaka-convenient kapag ganito yung ginamit mo kay baby, hindi na yung hiwa-hiwalay na pieces, hiwalay yung pang taas, tapos itatali-tali mo pa, hiwalay pa yung pang
pajama niya. Tapos, hiwalay pa yung booties na itatali mo rin. Hiwalay pa yung mittens na itatali mo din. Tapos, may bonnet ka pa at blanket. Andayin mo lalabahan, andayin mo isusuot. And like, pag ito yung ginamit mo kay baby, yan na yun. Isang suotan lang, isang labahan lang, andyan na lahat. So, bukod dito, meron din akong nabili na ito naman siya. Ito, onesies na long sleeves naman siya. Tapos, meron din siyang again, built-in na mittens. Tapos, sa baba, snaps din. And then, yung pambaba naman ni baby, ganito naman, pajama niya. Meron na din siyang built-in na booties. Footed kasi yung tawag nila dito sa mga ganitong pajama. Ayan. So, yung mga ganito, nabili ko sa Facebook and sa Shopee. Siguro nasa 3 sellers yung pinagbilihan ko ng mga bundles ng ganito. And lahat ng mga yan, pre-love lang sila. Ganito ko sila in-store. Nilagay ko sila sa yung na-vacuum na plastic. Ito kasi yung ginagamit namin pag nagta-travel kami. Pag nag-iimpake ako ng mga gamit namin, every time na nagta-travel kami, nilalagay ko sa ganito. Tapos, makikita nyo naman, ang dami niyang laman, pero sobrang tipid sa space. So, aside from the frog suits, tsaka yung ganitong, mga onesies na long sleeves and footed na pajama, syempre dahil summer ako mga nganak, it's either April or May ako mga nganak, bumili ako ng short sleeves na ganito, pero onesies pa rin. Yan yung ini-snap pa rin siya. And also, bumili rin ako ng sleeveless, ayan, para talagang presko time. Tapos, ganun, may snaps pa rin. And yung pajama na hindi siya footed, ganito siya. Ayan, oh. Ayan, para pwede rin i-expose yung paa ni baby para presko lang din. Di ba, super cute? So, kayo, kung ilang piraso yung mag-work sa inyo, usually naman, katulad nga na ina-advise nila, 3 long sleeves, short sleeves, and sleeveless, tapos isang dosen ng pajama. Yun, nasa sa inyo na yun, mga sis. Pero, ang huwag nyong bibilihin na marami talaga, yung mga mittens, mga booties, bonnet, yung mga ganyan na pang newborn, huwag kayong bibili ng sandamakmak niya, masasayang lang talaga. So, yung total na nabili ko ng mga damit ng baby namin, nasa 3,000 pesos siya lahat. So, sabihin niyo parang, akala ko ba tipid? Akala ko ba practical? Actually, kaya ako nasabing tipid kasi yung 3,000 pesos na yun, yung from newborn to 12 months na yon. So, buong taon din ako mamumroblema sa gamit ni baby. Also, yung mga sellers na napagbilihan ko, lahat sila binigyan pa ako ng mga freebies. Yung isa nga, dahil marami akong nabili sa kanya, binigyan niya ako ng isang bundle talaga, sis, ng mga baru-baruan. So, okay lang din kahit na ayoko nga ng baru-baruan, pero dahil binigay naman sa akin for free, papagamit ko na rin yon kay baby. Bakit naisip ko na bumili ng pre-love? Siguro yung isang piece baka umabot lang ng 15 pesos, yung iba 10 pesos lang, ganun. Branded na yun ha. Pinakamahal na sigurong nabili ko yung mga ganitong frog suit, nasa 75 pesos each, ganun. Compare sa mga branded na baby clothes na mabibili sa mall, napakalayo ng presyo. Siguro yung 3,000 ko baka 6 pieces lang yun kung sa mall ako bibili. So, isa pa sa nabili ko sa Shopee naman, ito, brand new na to, yung bonnet. Ito yung bonnet na nabili ko, black and gray. Sobrang mura lang nito, 29 pesos lang isa. And, tingnan nyo yung quality niya, sobrang kapal ng tela. Isa dyan, napaka-importating mabili nyo ay ang diapers ni baby. So, ito ang brand nito, Unilove. Napakarami ng mga bagong brands na naglabasan ngayon. Pero itong Unilove, trusted na talaga namin to. Na-discover namin to nung sa second child namin kay Ali. Kasi, nung bago pa lang to, mura pa talaga siya eh. Pwede kang bumili ng per piece dun sa stall malapit dito sa amin sa may palengke. So, tinry lang namin siya. Eh, nagulat kami kasi ang mura pero ang ganda ng quality niya. Kaya ito talaga yung hinahanap ko at inaabangan ko sa mga flash sales. So, ito nabili ko sa TikTok. Nasa 219 pesos lang ata bili ko dito. Super mura niya, guys. Kasi
dalawang packs na siya ng tig 30 pieces. So, itong 60 pieces, nasa 219 pesos lang siya. E kung bibili nyo to ng nung yung usual price niya, nasa ano to, 200 mga ganyan, yung 30 pieces. So, isa sa mga nabili ko rin sa TikTok, itong baby wipes. 6 packs na siya. Sa flash sale ko rin to nabili. Sobrang mura rin. And ito, isa rin sa mga essentials kapag may baby kayo. Dahil kailangan nyo ng mga pamunas, ganyan. Pagka may malagkit kayo na hawakan, pupo, or whatever. Yan, kailangan nyo to. Pwede hindi kay baby. Kasi usually naman, pag newborn ang baby, ang nare-recommend talaga ng pedya ay cotton. Tapos ididip nyo sa water. Yun yung panglinis kay baby. Pero kakailanganin nyo rin talaga ng baby wipes. Isa rin sa mga kailanganin nyo pag meron kayong baby ay itong diaper changing mat. Ito ginagamit ko before sa mga anak namin pag naliligo sila. Di ba ganyan yung bathtub? Para hindi madulas, ito rin yung nilalagay ko sa loob. Kasi anti-slip na to eh. Also, kaya mas gusto ko to kaysa sa mga cotton na diaper changing mat. Kasi ito parang, ayan siya oh. Kumbaga sa binibili natin sa Shopee, parang yung bubble wrap, naka-bubble wrap, di ba? Yung hindi basta-basta masisira yung nasa loob kapag bubble wrap yung ginamit. Ito parang ganun yung peg niya. Kaya lang, ito hindi to plastic, rubber siya. So, halimbawa, nasa public place kayo, tapos kailangan yung palitan ng diaper si baby. Pag ito yung nilapag nyo, kahit matigas yung pinaka paglalapagan nyo kay baby, ito, parang ano nga, eh no, parang naka-bubble kasi siya. So, malambot pa rin, safe si baby, safe yung head niya, hindi siya mauuntog kahit malikot siya. So, ayan, mas bet ko to. And also, mas madali siyang linisin. Dahil pagka, yun nga, na-accident, na nalagyan ng wiwi, ng pupo, i-wash nyo lang to sa running water, tapos punasan nyo, tapos na. Unlike yung sa mga cotton na diaper changing mat, kailangan mo talagang labahan. So, kayo, kung ano namang preference nyo, pero ako, yun yung reason kung bakit ito yung mas bet ko talaga. Isa rin sa masasabi kong essential pag may baby kayo ay itong thermometer. So, meron namang digital, mas mura yon. Pero, ngayon mas bet ko to para hindi, alam mo yung may istorbo si baby pag natutulog, gagalawin mo yung kilikili niya, lalagyan mo ng thermometer. Ito, tututok mo lang sa kanya, makikita mo na yung temperature niya. Ito, very important na meron kayo nito kasi, syempre, lagi natin i-check kung lalag natin si baby or what. Kaya dapat may ganito kayo. One of the things na kailangan talaga meron kayo ay itong mga to. Una, ito ay lampin. So, ito alam nyo na naman ito. Ako, hindi ako maglalampin kay baby, pero ang purpose nito talaga ay pamunas, ganyan, tsaka pag nagpapaburp sa kanya. Ito kasi, yan, gaganyan mo. Pag nagpapaburp, or pwede rin to towel niya pag naligo siya. Kasi ang newborn naman, hindi naman yan mahirap punasa. Maliit pa kasi siya. Kahit ganito lang yung gamitin nyo, dahil very absorbent yung mga ganitong lampin, pwede na siyang towel, pamunas, pwede rin pang kumot sa kanya, ganyan. Kaya maganda, bumili kayo ng mga ganito. Dalawa to, isang ghost, isang bird's eye. So, kung napanood nyo yung Shopee haul ko, pinakita ko doon yung difference ng bird's eye tsaka ghost. And bakit ghost yung pinili ko? Kasi for me, mas malambot to and hindi siya kapitin ng mancha. Madali siyang labahan, madaling matuyo. So, yung ganito namin sa panganay ko, 12 years old na buhay pa rin. Yun yung ginagamit ko pang sapin sa likod nila pag nag-PPE sila sa school, mamunas, yun. So, ngayon, ito rin yung binili ko sa third baby namin. Isang dosena na to, guys, ang brand is Curity. Siyempre, pag may newborn kayo, dapat meron kayong receiving blanket or ito, pwedeng swaddle din. Ayan, nabili ko rin to sa Shopee. Bumili ako ng 3 piraso nito. Isang plain lang na white, isang may lining na gray, and isang may lining na brown. Another item na nabili ko sa Shopee na kailangan ng newborn baby is itong washcloth. Ito, syempre, gagamitin ko to pag naliligo siya, pamumunas na rin. Ito, napaka-lambot lang ng fabric. Again, sabi ko nga dun sa previous vlog ko, fan talaga ako ng muslin fabric kasi nga malambot.
Yung pwedeng-pwede talaga siya sa sensitive skin ng baby. So, ganito yung mga fabric na gusto kong gamitin sa magiging baby namin. Panoorin nyo na lang yung vlog ko, yung Shopee haul ko, para makita nyo lahat ng mga nabili ko sa Shopee. And yung iba doon, hindi ko na ipapakita ngayon dahil hindi naman sila essential. Mag-okay kung meron kayo noon, kung wala, okay lang din. So, napakita ko na sa inyo yung mga nabili ko sa Divisoria, sa online, sa Shopee, TikTok, and Facebook. Ngayon naman, ito yung mga newborn essentials na nabili namin sa mall. Bakit mas pinili kong bumili sa mall? Kasi ito yung mga items na gusto ko makikita ko sila ng personal. Dahil hindi naman sa wala akong tiwala sa mga seller online. Pero gusto ko lang na matouch sila or makita sila kung anong size nila, anong telang ginamit. Ito yung mga socks na binili ko for our baby. Papakita ko na lang dyan yung itsura nila bago ko labahan. So, dalawang sets kasi yung binili ko na socks. Yan yung mga bet kong color para kay baby. Ayoko yung may mga loud na colors, mga kotse-kotse, mga toys, mga gafu. Ayoko yung mga ganun. And hindi ako bumili ng booties kasi nga, again, ayoko magtali-tali ng ganun. And sa experience namin, mas okay tong medyas kasi pag sinuot mo, hindi siya madaling matanggal and very convenient din siyang gamitin. Yung mittens na binili namin, ito naka-sale to. Ang ganda rin ng tela nito kasi may mga ganito yung mura na mabibili nyo ng per dozen. Hindi ko bet yung tela. So, ito, ganito yung pagka-cotton na gusto ko talaga para sa baby namin. And ito, garterize. Kasi nga, ayoko nang nagtatali-tali. So, ito yung binili ko. Naka-sale to nung binili namin. 50 pesos lang. Medyo mahal to kung i-compare nyo sa presyo sa Baclaran, sa Divisoria, at sa Shopee. Pero, yun nga, sabi ko nga, mas bet ko talagang makita itong mga to sa personal. Medyas, mittens, kasi very ako sa tela ng gagamitin ko kay baby. Kaya mas gusto ko siyang bilhin at makita ng personal. So, isang hack na isi-share ko sa inyo pag nag-aalaga kayo ng newborn baby. Kasi diba yung iba natatakot na baka daw sumabit-sabit sa mga sinulid, yung paa tsaka kamay ni baby. So, ang ginagawa talaga dyan, dahil itong outer part, diba wala namang kahiyan, walang sinulid. So, ang gagawin, babaligtarin nyo siya. Yan. So, itong nasa labas, andyan yung mga sinulid. Dito sa loob, nandun yung paa ni baby. So, safe siya, diba? Same din sa mittens, ganun din ang gagawin. Babaligtarin nyo siya. So, itong mga may sinulid ang nasa labas, yung fingers ni baby sa loob, safe siya dahil walang ang mga tahi, walang mga sinulid. Yan. So, kung hindi naman kayo maselan sa itsura, aesthetic, sa itsura ng medyas at mittens ni baby, yun yung pwede nyong gawain. Ito pa yung nabili rin namin, same brand nito, nalimutan ko, New Baby ata yung brand. Ito yung bonnet ni baby. Ito yung gusto kong bonnet, yung makapal talaga. Ayan, merong siopaw type, ayan, parang siopaw. Tapos ito, ayan, may ears ulit, katulad nung nabili ko sa Shopee, di ba, may ears yan. So again, kaya sa mall ko naisip na bumili ng ganito, kasi tinan nyo ha, yung quality nito. So yan yung labas, meron pa siyang lining sa loob. Ayan. E pagka bumili ka kasi sa Baclaran, sa Divisoria, ito lang yun eh, di ba? Ito lang isang layer ng fabric, yan na yun. Pero yung sa mall, ito yung gusto ko, makapal talaga siya. So, safe na safe yung ulo ni baby and hindi talaga siya lalamigin. Mga anak ko pa naman puro kalbo, yung maninipis yung hair ng pinanganak ko. So, ina-expect ko talaga na baka ganun din yung third baby namin. Kaya, ayan, ganito yung gusto ko, yung makapal talaga na bonnet. Yan, may dalawang Mickey, tapos isang siopaw. So, next naman na nabili namin sa mall, actually sa Mercury Drug kami bumili nito. Pero, meron din ito sa Landmark, sa groceries. Kayo, kung saan nyo trip bumili, meron din sa Baby Company. Pero, ito yung binili namin sa Mercury Drug, sa Trinoma. Kailangan din na meron kayo nito. Yan, yung
cotton. So ito, 77 pesos. Dalawa na yan. So again, ito nga yung sinasuggest kasi ng Pedia na gagamitin kay baby pag panganak, pag maglilinis ng diaper area nila. Cotton, tapos tubig lang. Ganun. So bumili rin kami sa Trinoma nitong airtight na lalagyan nito. So hindi naman talaga to essential, pero para sa amin kailangan namin to para pag aalis kami, dito namin ilalagay yung cotton, tapos pwede kami maglagay ng tubig. Isa sa mga essential talaga na meron dapat si baby ay baby wash. So may mas mahal na mga brands dito sa Dove Baby, like yung Cetaphil, Mustela, marami pa. Ang dami-daming brands na naglabasan ngayon. Pero kami, ito na yung tried and tested talaga namin, ang Dove Baby. So ito nabili namin sa Watsons, nung, di ba ang Watsons nagbabuy one take one sila. So ito nabili namin ng nasa 600 pesos lang ata. Meron na siyang refill. So yung ganito, nasa 500 pesos na to. Yung ganito, 500 plus. So parang ito, nakalagay dito, 50% off ito, yung pang refill niya. Kaya mura na rin talaga. Bumili rin kami ng cotton buds. So ito yung binili namin, yung meron ng lalagyan. Kailangan kasi yung mga ganito natin, safe sila sa alikabok, sa insekto, dahil ito yung ang ginagamit talaga pagka naglilinis ng umbilical ni baby. Diba? Ang hirap kasi pag yung balls yung gagamitin, yung hindi makukuha yung pinakasulok-sulok. So, dapat meron kayo nito. Then, syempre, very important na meron tayong alcohol. Sa panganay kasi namin, ang sinabi ng Pedia na gagamitin sa pusod ni baby ay itong ethyl alcohol. So, bumili kami ng ethyl alcohol dahil sa pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong ha, sabi kasi ng Pedia, parang mas mabilis siya matuyo. So, ethyl talaga dapat. Kaya bumili kami nito, ito 78 pesos. And yung may spray na yung binili namin para magagamit din sa kamay namin sa hospital. Pag kailangan naman ni baby, pwede namang kumuha ng konti. Hindi ko pa talaga alam kung ito or isopropyl. So bumili lang kami isang ethyl, isang isopropyl. So parehong may pang spray na yan. So pwede rin magamit namin sa kamay, pang spray ng kung anik-anik na surface. And also bumili rin ako ng etong Betadine na wound solution kasi it's either alcohol or etong Betadine ang sinasuggest ng Pedia pang linis ng umbilical. So bumili na rin ako nito para mabilis daw mag-dry yung umbilical ni baby. Ngayon ang sikat talaga yung sa tiny buds na pang yung rash cream nila, pero ako talaga old school, etong Almoseptin talaga yung ginagamit namin simula sa panganay namin, sa pagbunso, kahit kami minsan pag may katikate sa balat, ito yung nilalagay namin. Dati 25 pesos lang to, ngayon 36 pesos na isa. So, very effective talaga to. Sobrang mura lang. Next naman, ito yung nabili namin sa Landmark, yung nail cutter ni baby, tsaka itong brush. Siyempre, pag bagong panganak ka, hindi mo naman agad kailangan gupitin yung kuko ni baby. Kaya nga may maintenance, di ba? Pero kailangan may ganito ka na rin. So, pag umabot kayo sa time na kailangan na siyang gupitan, meron na kayo sa bahay. And ito, pag after bath, kailangan din i-brush yung ulo ni baby para hindi magbuhol-buhol yung hair niya. And also, yung scalp niya para mamassage-massage na rin. So, yun yung own version namin ng newborn essentials. As you can see, andain naming hindi binili na mga gamit. Andain yung makikita sa ibang newborn haul na mga gamit na hindi namin binili. Kasi para sa amin, hindi talaga sila essential. So, syempre, kanya-kanya tayo ng definition ng essential and kanya-kanya rin tayo ng setup ng pamilya. Sa amin, ito yung kailangan lang namin. Napaka-basic lang. Damit, diaper, higaan. Pagdating naman sa feeding, wala kaming kahit na anong binili doon dahil nakaset nga yung mind ko na magbe-breastfeed kami ni baby. So, wala akong ibang binili maliban dito sa nursing pillow and dun sa nursing cover, which is, again, kahit wala yung mga yan, yung dalawang yun, okay pa rin dahil
ako lang sapat na kay baby. Yun yung natutunan ko sa 12 years ng pagiging nanay, sa experience, sa mga seminars and trainings na naatinan ko, sa mga nabasa ko at napanood ko. Ito yung result ng mga natutunan ko sa lahat ng yun. Siyempre, as promised, bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo makakatipid. Alam mo, siyempre, pag nanay ka, imposible hindi ka gagastos. Pero, pwede mo namang maitawid ang motherhood na hindi ka namumulubi. So, ito yung mga tips na maibibigay ko sa inyo.